Anak ng Aswang, Kanole Horror Story. Nag-aakapan si Maribel at si Bonbon sa ilalim ng malaking punong mangga kung saan merong nakasabit na duyan. Nakita sila ng matanda at sinabing, "Napaka-sweet! Siya una lang yan, mga bata!" Wika nung matandang babae na lola ni Bonbon. "Lola, dito po kayo." "Ah, hindi na. Baka makaabala pa ako sa inyo. Sa una lang yan, mga bata. Kung ngayon, nagagawa nyo pang mag-akapan sa harapan ng mga tao. Nagagawa nyo pang maghawak kamay habang naglalakad. Pero lilipas ang 2 taon. Maging tubig at suklay o kaya na may hugasin ay inyo ng pag-aawayan. At meron ding mga gabi na ayaw niyong magtabi dahil tila mandidiri kayo sa isa't isa." "Hindi naman po siguro, Lola." Bonbon, ganyan ang nangyari sa amin nang nasirang lolo mo. Kaya nga't nang mamatay siya, namatay siya sa manang loob. Hindi ko alam kung ako ba ang may kasalanan o kaya naman siya." Si Bonbon at si Maribel ay nakikisuno sa kanilang magulang dahil wala pa silang sariling bahay at makapal naman ang mukha ni Bonbon na isama roon ang kanyang napangasawa. Parehas silang palamunin, walang trabaho si Bonbon kaya nga araw-araw siyang pinagagalitan ng kanyang nanay at tatay. Isang gabi, si Bonbon ay pinagwalaan ng kanyang tatay. Hindi na ito nakapagpigil dahil hindi na niya matiis ang mga nakikita niya sa kanyang anak na si Bonbon. "Bonbon! Ay, ano ba talagang plano mo sa buhay, ha? Asasawa ka? Tapos dito ka susuno sa bahay? Hindi ka ba nahihiya?" "Itay, lasing na naman kayo. Kung ano-ano sinasabi niyo." "Anong kung ano-ano? Para din sa'yo yun. Asasawa ka eh. Tapos iaasa mo rito? Mahirap na nga buhay natin. Nagdagdag ka pa. Diyos ko naman." "Yan ang gusto niyong gawin ko." "Bonbon, magkaroon ka ng sariling isip. Hindi pwede yung puro sa aming kaasa. Magtrabaho ka din." Wala naman akong alam na trabaho." "Yan. Yan ang mahirap. Lumaki ka kasi sa poder ng yumaong mong lolo. Ayan, nasanay ka sa walang trabaho." "Sana buhay pa, Lolo, para di ako nakakarinig ng ganyan." "Bonbon, hindi habang buhay, buhay ang tao, ha?" Lalo pang nadagdagan ang galit ng tatay ni Bonbon nang malaman nitong wala palang sinaing dahil wala silang pambiling bigas noong araw na yon. Habang nagwawala yung tatay ni Bonbon, dumating yung kanyang kumpare na si Lito at niyayaya silang magtrabaho sa construction. Nung una ayaw pa ni Bonbon dahil hindi siya sanay mainitan, pero pinagtulakan siya ni Maribel para na rin makatulong. Si Maribel kasi ang nakakadinig ng lahat ng sinasabi ng tatay ni Bonbon dahil sa hindi naman siya taga roon, siya ang unang tinatablan ng hiya. 3 araw ang lumipas. Hindi sila makapagsiping dahil ang kanilang kwarto ay iisa. Yung tatay at nanay ni Bonbon sa kusina na lang natutulog at meron silang kasama sa kwarto 2 kapatid pa ni Bonbon. Gusto niyang sumiping sa kanyang asawa pero hindi pwede dahil nga meron silang kasama. Nakakailangan naman, hindi ba? Pagsapit ng umaga, bandang 5 yon, ang kumpare ng kanyang tatay ay dumarating upang sunduin na sila. "O Bonbon, mag-iingat ka ha? Baka hindi mo kaya yung init." Wika ni Maribel. "Huwag ka mag-alala. Para sa'yo gagawin ko." "O sige na, punta ka na." Buong maghapon, tumambay lang si Maribel sa ilalim ng malaking puno. At bandang 4 nakita niyang si Bonbon ay dumarating. Hindi kasama nito ang kanyang tatay. "Maribel!
Halika, may dala akong pasalubong sa iyo. Wika ni Bonbon. Ano yun? Ito, yung merienda namin. Hindi ko kinain. Naalala kasi kita eh. Hindi ko kayang kumain nang hindi ka kasama. Tsaka ako nabubusog. Tapos ikaw hindi. Kawawa naman yung asawa kong maganda. Sige na, para sa iyo to. Agad na kinain ni Maribel ang binigay ni Bonbon. Tapos na itanong niya kung sino bang mga tao sa bahay. Sinabi ni Maribel na wala ang mga bata sa bahay nang dahil dito nakakuha sila ng pagkakataon. Ilang araw tayong di nakapagsiping. Marami tumahal. Wika pa ni Bonbon. Sabi naman ni Maribel, sige lang upang sila ay makabuo. Maya-maya pa, si Bonbon ay nagpaalam na mag-CCR. Hindi nagtagal dumating ang kanyang tatay at nagulat si Maribel dahil kasama nun si Bonbon. Oh, mahal, bakit parang pagod na pagod ka? Pawis na pawis ka. Uy, bunganga mo. Bakit? May masama ron? Timpla ka ng kape, sige na. Nagtataka si Maribel sa ikinikilos ng kanyang asawa dahil tila ba hindi yata maalala ni Bonbon yung mga ginawa nila kanina. Itay, ito na po'y kape. Bonbon, ito na. Mabuti naman at meron ka ng pakinabang. Itay naman, bakit ba palagi niyong ginaganon si Maribel? Hoy, Bonbon. Anong palagi? Ngayon lang ako nagsasalita ng ganito. Baka nakakalimutan mo. Ha? Isang buwan na kayo rito. Ngayon ko lang nakitang gumalaw yung asawa mo. Itay, tama na. Tama na. Gumagawa na nga ako ng paraan eh, para hindi kami maging pabigat dito. Tapos gaganyanin niyo pa yung asawa ko? Hoy Bonbon, siguro mas mainam doon na lang kayo tumira sa lola mo. Iayaw nga doon ng lola. Patay na ang lolo eh. Nag-iisa na lang ang lola. Ayaw niyang makasama kami. Eh paano nga kaya ayaw niya kayong makasama dahil pabigat din kayo doon? Eh anong gusto niyo? Habang buhay na lang kayo magpapasarap? Hindi naman kayo mga anak ng mayayaman. Mga anak kayo ng leche. Tila ba nagtampo si Maribel sa sinasabi ng tatay ni Bonbon nang dahil doon kinausap niya ang kanyang asawa sa isang gilid. Bonbon, pwede bang mag-usap tayo? Maribel, alam ko na yung sasabihin mo. Gusto mo nang umalis dito, di ba? Oo, pero hindi naman totally aalis dito sa inyo. Eh maluwang naman tong bakuran nyo eh. Bakit hindi tayo bumukod? Maribel, una sa lahat problema yung pagtatayo. Saan tayo kukuha ng mga gamit? Ng mga kahoy? Ng kugon? Eh baka kapag nakapagtayo tayo eh, maliit lang, kasya lang tayong dalawa. Yung kuryente, buti kung bigyan tayo ng kuryente rito. Alam mo Maribel, mahal na mahal kita eh. Pero hindi ganito yung buhay na pinapangarap ko para sa atin. Maribel, hindi ako papayag na habang buhay na lang tayong ganito. Bakit Bonbon? Ako ba? Pinangarap ko ba to? Minahal kita. Kasi akala ko ibibigay mo lahat ng gusto ko. Sumama ako sa iyo at pinaglaban pa kita kay inay at kay itay. Kahit na alam kong ako ang nag-iisang unikaiha nila, mas pinili kita Bonbon. Ngayon parang lumalabas na sinisisi mo pa ako kung bakit ganito buhay natin. Hindi naman sa ganun. Sorry na. Ayan! Ang sinasabi ko. Sa una lang shoot. Bandang huli, magbabangayan na. Lola, wag naman po kayong ganyan sa amin. Kanina pa po ba kayo dyan nakikinig? Kanina pa. Magmula nang nasa loob pa kayo nang pinapagalitan ka ni Pedelito. Lola, tulungan niyo naman po kami. Anong gusto mong tulong, apo? Lola, gusto na po naming bumukod. Sige. May gagawin ka ba bukas? Papasok po sa construction. Sige. Kung kailan ka bakante at pasasamahan kita sa aking kaibigan at kumuha kayo ng kawayan. Sige po Lola. Kinabukasan muling pumasok si Bonbon sa trabaho
Pero kagaya ng dati, mas nauuna siyang umuwi. Ganun pa man walang gana si Maribel dahil mas iniisip nitong yung lilipatan nila. Hindi kasi siya masyadong makagalaw sa bahay ng kanyang biyanan kahit masabihin na walang tao roon bukod sa kanila nung mga oras na yon. Ano ba Maribel? Walang tao oh. Bonbon, iniisip ko lang kasi na baka mabuntis mo ako eh. Eh ano naman? Nagsasama tayo diba? Eh kasi ano, ngayon pa nga lang dadalawa na lang tayo eh, tapos ang hirap pa ng buhay natin, paano kung madagdagan pa tayo ng isa? Huwag mo munang isipin yun. Ang isipin mo, yung ngayon. Dahil sa marupok ang babae, bumigay din siya sa pag-aanyaya sa kanya ni Bonbon. Katulad ng dati bago magdilim, dumating na ang tatay. At ito namang si Bonbon ay kasama na naman niya. Pero sa pagkakaalam ni Maribel, umikot lang sa likod si Bonbon upang umihi. Maribel, kape? Oo, sige. Bonbon, hindi ba kanina nakahubad ka? Tsaka yung damit. Natigilan si Maribel nang makita niyang yung damit na hinubad ni Bonbon kanina ay nawala. Maribel, ano bang sinasabi mo? Ha? Wala. Dalawang beses na itong nangyari sa kanila. Ganun pa man hindi pa kumpirmado. Hanggang sa isang araw, muli na namang naiwan si Maribel sa bahay at merong nagtitinda ng ice cream. Ice cream po kayo dyan! Sigaw ng mama. Tinawag ito ni Maribel at bumili siya ng isang piraso. Isa lang ho ba? Opo kuya, yun lang po kasi pera ko. Para sa magandang tulad mo, libre na yung dalawa. Po? Talaga po? Oo naman. Teka, parang napakatahimik yata sa bahay na yan. Eh hindi ka ba dyan natatakot? Ang dilim-dilim. Hindi naman po, tsaka wala po kasi asawa ko eh. Ganun ba? O, sige na. At magtitinda pa ako. Sige po kuya, salamat po. Pag-alis ng mamang sorbitero, maya-maya pa'y si Bonbon ay dumarating. Maribel! Andito na ako! Oh, ang aga mo! Alas dos pa lang. Eh, sabi kasi ni Foreman eh, tapos na raw yung trabaho namin. Eh, si tatay? Eh, andun. Eh, kung mga Sabado ngayon, may sweldo. Nakuha ko na yung sweldo ko. Tapos syempre, alam mo naman ang tatay, mahilig uminom. Yun, nagpapakasasaron. Maribel, ito nga palang sweldo ko. Wow, sa wakas, nakapag-intrega ka din sa akin ng pinagpaguran mo. Eh, syempre, eh, alam mo nang may bayad yan. Alam na ni Maribel ang ibig sabihin ni Bonbon, nang dahil doon madali silang pumasok sa kwarto. Katulad ng dati bago magdilim, dumarating na ang tatay. At kitang-kita rin ni Maribel, nakaakbay pa ng kanyang tatay si Bonbon habang pasuray-suray. Maribel, oy! Magtimpla ka ng kape! Bonbon? Bakit ka lasing? Eh, hindi ba kanina? Ang dami man naman sinasabi! Sinabi ko kape, di ba? Oh, ito pera. Oh, kunin mo lahat. Sa'yo na yan. At yung para dito sa bahay, naibigay ko na kay tatay. Pero di ba kanina? Ang dami man naman sinasabi! Sige na, kape nga sinabi. Lasing kami, tatamaan ka sa'kin. Nagtataka na naman ang babae. Kasi kanina lang, matino naman si Bonbon at binigyan pa siya ng pera. Habang siya'y nagtitimpla, napansin niyang yung Bonbon na kasama niya kanina ay hindi pala lasing. Maribel, pagkatapos dyan ha, magluto ka, ha? Sige. At siya nga pala bukas, ang sabi ni Lola, eh kukuha kami ng kawayan tsaka kugon doon sa may pag-aari ng kaibigan niya. Inumin mo na yung kape mo. Huwag ka nang magsalita, lasing ka na eh. Eh bakit ba? Sinasabi ko lang naman yung mga plano ko para sa magandang kinabukasan natin. Ay nako. Sige na, bibili na ako ng ulam at lulutuin ko na. Naulit na naman ang pangyayari. Imposibleng
Hindi si Bonbon ang kanyang nakakasiping. Isang hapon, wala pa noon si Bonbon at hindi ito nagpunta sa trabaho o kung saan. Magkasama sila ng kanyang tatay at sila'y naimbitahan na magkarne. Makalipas lang ang dalawang oras, dumarating na si Bonbon at may bitbit na karne. Maribel, pinauwi sa akin ni tatay. Dami nito. Eh, akala ko magkakarne pa kayo. Oo, pero tapos na. Tatay yun. Nakipag-inuman na naman doon sa mga kapwa niya lisinggero. Maribel, si nanay? Hindi ko alam. Gano'n na may nanay mo eh. Mauuna pa kayong darating kahit galing kayo sa trabaho. Sige na. At nagugutom na ako eh. Teka nga. Handaan yung pinuntahan mo, hindi ka ba kumain? Ano kasi eh. Nasusuya ako, sobrang dami ng pagkain. Kaya gusto kong dito na lang sa bahay. Tsaka mas masarap yung luto mo kaysa sa kanila, di ba? sabagay. Sa mga sinabing yon ni Bonbon ay nagtataka na si Maribel. Dahil sa hindi pa kumpirmado, nagpatuloy lang siyang sakyan ang ginagawa ng nagkukunwaring Bonbon. Habang siya'y nagluluto, paakap-akap pa sa kanya si Bonbon na nagmumula sa likuran at pahawak-hawak ito sa maselang bahaging katawan ni Maribel at pakis-kis pa ito mula sa kanyang tenga pababa sa leeg. Huwag dyan, Bonbon. Nakikiliti ako. Ano ba? Wala namang makakakita eh. Natukso na naman ang babae nang dahil doon meron na namang nangyari kaya ang siste. Yung adobong baboy ay nasunog. O ayan, nasunog tuloy. Ikaw kasi. Hayaan mo nang masunog. Ang importante, nakapag-enjoy tayo kasi walang tao, di ba? Pagkatapos magluto ni Maribel ay kumain si Bonbon. Kitang-kita ni Maribel kung paano niya kainin yung sunog na karne. At hindi lang yon. Meron pang ibang putahe pero hindi ito tinigilan ni Bonbon hanggat hindi yon nauubos. Uy Bonbon, magtira ka para sa mga kapatid mo. Sarap kasi. Pasensya na, di bali, babalik na lang ako sa handaan. Tapos, kukuha uli ako ng karne. Diyan ka lang ah, diyan ka lang. Ay naku talaga. Makalipas ang isang oras, dumarating na si Bonbon at ang tatay nito. Susuray-suray habang magkaakbay. Tapos, magkumpare pa ang tawagan. Ay pare, eto na yung bahay ko. Salamat sa paghatid pare ah. Masahan ka talaga pare. Kahit saan tayo mag-inom, hindi mo ako pababayaan hanggat hindi ako nakakauwi pare. Wika ng tatay ni Bonbon. Oh pare, sige na. Diyan yung bahay mo, di ba? Dito na may sakin. Sige na pare, inaantay ako ng maganda kong asawa. Uy, Bonbon, itay! Magkumpare na kayo? Nalasing lang kayo eh, magkumpare na tawagan nyo? Ay, dito pala yung hitad kong manugang. Wala kang pakiram! Ano itay? Wala kang pakiram! Pakiram? Bulol na kayo itay. Ano bang pakialam mo ah? Ha? Uy pare, matulog ka na at namimiss ko yung asawa ko eh. Ipinasok ni Bonbon si Maribel sa loob ng kwarto at dito niya sinimulan ang plano niyang gawin. Si Maribel naman ay pumapalag ng oras na yun at sinasabing katatapos lang niya. Nakadalawa pang araw siya. Anong sabi mo? Katatapos? Kararating ko lang ah. Ay Maribel, niluluko ko yata ako. Huwag mo sabihin may ibang sumisiping sa'yo dito. Ha? Kauwi ko lang eh. Uy Bonbon, umayos ka nga. Anong umayos? Ikaw ang umayos. Mag-apon kami nagkakarni ng baboy. Tapos sasabihin mo, nakadalawa ko katatapos lang? Ano ka? Aminin mo nga sa akin. Niloloko mo ako, no? Meron kang lalaking pumupunta rito, no? Ano bang wala sa akin na meron doon? Ha? Siping ba? Oo. Hindi tayo masyado nakakapagsiping. Kasi nga ganito yung bahay natin. Bonbon, ikaw yung kasiping ko kanina bago dumating si Itay. Ano? Hoy, aminin mo sa akin. Sino yung lalaki mo? Ha? Sino yun?
Mangiyak-ngiyak na noon si Bonbon habang pinapaamin ng kanyang asawang si Maribel. Ganun pa man wala siyang ibang aaminin dahil nga alam ni Maribel sa kanyang isipan na si Bonbon ang kanyang kasiping. Hindi sila nagkasundo ng gabing yun. Magkaiba sila ng tulugan. Etong si Maribel ay mas mataas ng ego at mas gusto niyang doon matulog sa labas kesa sa kwarto at makatabi si Bonbon. Pagdating ng alas 3 ng madaling araw ay nagising si Maribel dahil ginigising siya ni Bonbon. Mahal, ba't dito ka natulog? Halika na, pasok na tayo ron sa kwarto. Ayoko! Ipinipilit mo pa na hindi ikaw yung kasiping ko kahapon. Eh mahal, lasing lang ako. Sige na, halika rito. Malamok dito, tignan mo, dami mong pantal na kagat ng lamok. Diyos ko naman oh. Pagpasok nila sa kwarto, dito pa lamang legit na may nangyayari sa kanila. Makalipas ang isang buwan, nagsusuka na si Maribel. Senyales na mukhang meron ng laman ang kanyang tiyan. Tuwang-tuwa naman si Bonbon. Yes! Magiging tatay na ako? Totoo ba mahal? Oo, magiging tatay ka na. Yes! Inaakap-akap pa noon ni Bonbon si Maribel mula sa kanyang tiyan at hinahalik-halika ng tiyan. Sa wakas, magiging tatay na ako! Sigaw pa noon ni Bonbon at nadinig ito ng lola niya. Shush! Magkakaanak! Hindi ikaw ang tatay niyan, Bonbon! Lola, ano bang sinasabi niyo? Ako lang ang asawa niya. Ikaw lang ang asawa, pero kamukha mo'y sumisipong siya kanya. Oh, Lola, ano pong sinasabi niyo? Mahal, halika na. Ganyan lang talaga yan si Lola. Tumatanda ng paurong. Hindi! Nakita ko ang lahat, Bonbon! Lola, tama na po. Tara na, mahal. Lumipas pa ang dalawang buwan. Kapansin-pansin na biglang lumobo ang tiyan ni Maribel. Hindi ito katulad ng mga ibang nagbubuntis. At kahit ganon na ang tiyan ni Maribel, hindi pa rin sila tumitigil na magsiping ng kanyang asawa dahil nakabukod na sila ng tahanan. Mas napapadalas pa ngayon magmula nang sila ay bumukod. Napapansin muli ni Maribel na halos nagiging hayok na ang kanyang asawa pagdating sa pagsisiping. Maribel? Mahal? Oo. Ano na? Anong ano na? Halika na. Uy, katatapos mo lang masakit na. Ano ka ba naman? Sige na. Last na to, promise. Eh, sige na nga. Muli na naman silang nagsiping bandang alas 4 at dito'y nasaktan na si Maribel at sinabing ayaw na niya muna palipasin muna ang paglabas ng bata. Nung una pumayag pa noon si Bonbon hanggang sa hindi na ito makatiis. Lumalaki na nang lumalaki ang tiyan ni Maribel. 6 na buwan pa lang yun pero kung ikukumpara sa tiyan ng ibang babaeng buntis ay para bang gusto nang lumabas ng bata. Isang araw, si Bonbon ay umuwi at merong bitbit na karne. Meron pang ang mga dugo-dugo dahil bagong karne lang yung baboy. Bonbon, ano ba yung ginagawa mo? Ang ingay! Nagtatadtad ako ng karne, ano ka ba? Sakit ng tiyan ko, sumisipa yung bata. Lumapit noon si Maribel kay Bonbon at mas lalo pang lumakas yung sipa ng bata. Oh, mga nganak ka na yata. Eh, 6 na buwan pa lang yung dinadala mo ah. Eh, oo nga eh. Nang dahil sa naroroon ang nanay ni Bonbon, madali nitong ipinakalat sa mga tao roon na mga nganak na raw ang kanyang manugang nahitad. Nang dahil dito, may mga nagdatingan na mga nagpapaanak. Sa panahon kasi na yun, hilot lang ang pamamagitan ng pagpapaanak. Hindi katulad sa panahon ngayon. Kailangan mo pa ng doktor. At kapag minalas, siis pa ang kalalabasan. Nandoon na ang matandang manghihilot na siyang magpapaanak kay Maribel. Napakaraming mga chismoso at chismosa na Marites kung tawagin ngayon. Sabi nila,
Meron bang taong nanganganak na 6 na buwan pa lang ang nasa sinapupunan? Marami ding nagsasabi na baka paglabas ng bata isa itong may kapansanan o kaya na may mongoloid. Hindi na napigilan ng bata ang paglabas sa sinapupunan ni Maribel. Paglabas ng bata ay kitang-kita ng karamihan. Kung anong klaseng bata ba ang kanyang isinilang? Napakagwapong bata. Kuhang-kuha ang muka ni Bonbon at ni Maribel. Aliwas ito sa iniisip ng mga chismoso at chismosa na mga naroroon ng gabing yon. Ang bait naman ng anak ko. Saglit lang umiyak. Natulog na agad. Sabagay, sabi sa akin noon ni inay at ni itay, ganto rin daw ako ng bata ako. Kamukhang kamukha akong gwapo. Wika ni Bonbon. Huy, sa'yo lang ba lahat nagmana? Maya-maya pa, ang kanilang lola ay pumasok. Tapos nagtataka sila dahil may bitbit itong kandila at meron siyang dalang plato na merong laman na tubig. Lumayas ang demonyo rito sa pamamahay na ito. Lola! Lola! Anong sinasabi niyo? Demonyo? May demonyo sa pamamahay na ito! Lola, tumatanda na talaga kayong paurong! Ay! Hindi mo anak yan, Bonbon! Anak siya ng aswang! Ano? Aswang? Lola, ano ba yung sinasabi niyo? Matanda na kayo para sa ganyan. Huwag niyo naman kaming takutin. Tsaka tignan niyo yung bata. Kamukhang kamukha ko. Sabihin na natin kamukha mo. Sabihin na natin kamukha ni Maribel. Pero 6 na buwan pa lang siyang nagdadalang tao. Hindi pa ito ang araw ng kanyang kapanganakan. At saka, kung ganyan kagwapo ang tingin niyo sa bata, pwes sa paningin ko hindi. Mukha siyang anak ng aswang. Lola, sumusobra na kayo eh. Umalis na nga kayo rito. Pass forward tayo. 2 taon nang lumipas. 2 taon din hindi nagpansinan si Bonbon at ang kanyang lola. Tapos ang napansin nila sa kanilang anak na si Nico ay parabang napaka-advance ng pag-iisip. Nakapagsasalita na ito ng diretso. Tapos nakakatayo na siya. Na parabang nasa 7 taon na kung gumalaw dahil napakalakas ng pangangatawan ng bata. Nagagawa na rin nitong magbitbit ng aklat. Anak? Anak? Ano yung hawak mo? Wika ni Bonbon. Ito po. Binabasa ko lang po yung aklat ni tita at saka ni tito. Ha? Binabasa? Opo, itay. Anak, hindi ka pa nag-aaral. Naiintindihan mo ba yung mga nakasulat dyan? Opo. Ito, nakalagay po dito. Aso, pusa, kalabaw. Marami pang sinabi ang bata na ikinagulat ni Bonbon at ng kanyang asawa. Hindi niya lubos akalain na ganon katalino ang anak nilang dalawa. Maribel? Ano yun? Napakatalino ng anak natin, ano? Kaya nga eh. Alam mo, siguro swerte tayo sa anak natin. Talaga. Naniniwala ko na balang araw, magiging isang magaling na huwis ang ating anak. Anong huwis? Ano nga ba tawag doon? Yung nasa korte? Yung judge ba tawag doon? Magkaiba yata yun. Hindi, basta siya na yun yung nagpupukpok ng maso kapag tapos na yung kaso. Judge nga yun. Yun nga. Naniniwala ako na balang araw, mapupunta ron ang anak natin at hindi lang basta korte. Naniniwala ako na baka sa Supreme Court pa. Ay nako, napakataas ng pangarap ng asawa ko. Ba siyempre. Ikaw ba naman magkaroon ka ng anak na ganyan katalino? Diba? Mangangarap ka na lang din, edi taasan mo na. Supreme Court ang gusto kong mapasok ng anak ko balang araw. Sa sobrang talino ng batang si Nico, maging ang sarili niya ay binago niya ang kanyang pangalan. Ayaw niyang tinatawag siyang Nico, bagkos mas gusto niyang tinatawag siyang Wigo. At kapag tinawag siyang Nico, nagagalit ang bata.
dumating na ang panahon na ang bata ay mag-aaral na sa eskwela. Maraming nagagwapuhan sa bata at kapag merong nangharot dito, kinakalmot niya. Minsan pa nga nagtungo si Bonbon sa eskwelahan dahil ipinatawag siya ng teacher ni Wigo o ni Nico dahil nangalmot daw ito ng kaklase. Pero sir, wala namang kuko yung anak ko. Palagi ngang ginugupit ng asawa ko yung kuko ng anak ko eh. Imposible namang yung anak ko kumarmot dyan. Itignan nyo parang ang talas-talas ng kuko na kumalmot sa kaklase niya. Ay, sa palagi mo gagawa kami rito ng dahilan para ipatawag ka? Pagsabihin mo yung anak mo. Ha, Bonbon? Oo sir. At kapag hindi naglubay ang anak mo, gagawa ko ng paraan para mapatalsik siya rito. Natakot si Bonbon sa banta ng teacher ng bata nang dahil doon pinagsabihan niya ito. E sila po kasi, hinaharot po nila ako itay. Anak, huwag mo nang uulitin yun, baka mapatalsik ka sa eskwelahan. Isang ka naman namin ililipat, napakalayo ng kabilang eskwelahan dito anak, makinig ka naman sa amin. Tsaka naniniwala kaming hindi ko'y kumarumot doon, tignan mo. May cutix pa yung mga kuko mo anak, di ba? Ako po talaga ang kumarmot sa kanya itay. Anak, alam namin matalino ka, pero kailan ka pa natutong magsinungaling? Ako nga po ang kumarmot! Sumigaw ng gano'n ang bata, tapos nagtatakbo ito sa likod. Sinundan siya ni Bonbon at dito nakita ni Bonbon na yung kanyang anak ay pinapanood yung inahing manok na merong akay. Maya-maya pa nagulat si Bonbon sa ikinilos ng batang si Wigo dahil yung isang kite ay kanyang dinampot at sinubo ng buo. Anak? Anong ginawa mo? Wika ni Bonbon. Kinain ko. Sarap eh. Naglalaway ako itay. Ano? Anak, kailan ka pa natuto kumain ng hilaw? Gusto ko nga. Nang dahil doon, nakarating sa kanyang asawa ang ginawa ng batang si Wigo. Nakatikim ito ng palo mula sa kanyang nanay na si Maribel. Tama na. Mawawa na may anak natin. Ayoko nang uulitin mo yun ha, Nico. Wigo po ang pangalan ko, hindi Nico. Wigo na kung Wigo, sige. Ayoko nang uulitin mo yun anak. Opo, hindi na po. Kinagabihan, tulog na noon ang mag-asawa, tapos ang bata ay nakabukod sa kanilang tulugan. Nagulantang na lang noon si Bonbon at si Maribel dahil ang mga alaga nilang manok ay bigla na lamang lumikha ng ingay. Bumangon agad si Bonbon upang tignan yung pinaghahaponan ng manok. Nakita niyang yung dalawang inahen ay nawala. Oh, ano nangyari Bonbon? May sumala kayatang bayawak. Oy, bakit? Nasira yung kulungan eh. Nawala yung dalawang inahin. Ha? Diyos ko naman oh. Eh, ihahanda sana natin yun sa birthday ng anak mo sa darating na linggo. Kaya nga, hindi bali. Bumili na lang tayo dyan sa palengke. Huwag na kayong bumili. Itay, inay. Inuna ko ng kainin yung ihahanda nyo sa akin. Anong sabi mo anak? Wala po. Dito na simulang nagbago ang pag-uugali ng bata at gustong gusto niyang mag-alaga ng paniki. Yung tipong siya mismo ang manghuhuli sa gabi. Nasaksihan mismo ni Bonbon at ni Maribel kung paano hulihin ng batang si Wigo yung nakasabit na paniki malapit sa kanilang tahanan. Yon ay nakasabit sa malaking puno at inakyat ito ng bata ni hindi nila masundan ng galaw ng ilaw yung pagkilos ng bata habang ito ay umaakyat sa puno. Itay, inay! Nahuli ko na po! Wika ng bata habang ito ay nasa itaas ng puno. Isipin nyo, sa edad ng batang iyon ay ganon na siya kabilis kumilos. At sa unang pagkakataon, ngayon lang din nakita ni Bonbon at ni Maribel na ang kanilang anak ay umakyat sa puno. Ang ganda-ganda mo naman. Anong pangalan mo? Wika ni Wigo sa kanyang alagang paniki. Kuya Nak, baka magsalita yan. Nagsasalita naman po talaga eh.
Hindi mo lang naririnig, itay. Batang to, kung ano-ano kinikilos. Nang dahil sa kinikilos ng bata, napansin ito ng kanyang lola. Araw-araw, ang matandang babae ay merong bitbit na buntot pagi. Ang paging yun ayon sa matanda, ngayon niya lang inilabas. Huling araw niya raw ito nagamit nung siya ay kadalagahan pa. Oh, lola! Bakit hawak niyo na naman ang buntot pagi? May demonyo rito sa atin. Ihahampas ko ito sa kanya pag sa oras nagbago siya ng anyo. Lola naman, ano bang sinasabi niyo? Bonbon, mag-isip-isip ka. Iwan ko sa inyo, lola. Isang madaling araw, tulog na tulog pa si Bonbon at si Maribel. Hanggang sa narinig na lang nila na ang matandang babae ay nagsusumigaw sa kanyang tahanan. Napabalikwas ang mag-asawa at agad na nagtatakbo sa bahay ng matanda na hindi naman kalayuan sa kanila. Lola, anong nangyayari sa inyo? Wika ni Bonbon. Yung anak mong demonyo, pinasok ako rito. Anong sinasabi nyo? Nandoon yung anak ko natutulog. Saka anong demonyo, lola? Bonbon apo, huwag kang magbulag-bulagan. Alam kong alam mo ang nangyayari sa batang yun. Lola, imposible ang sinasabi nyo. Natutulog ang anak naming si Wigo, katabi pa namin. Imposible. Imposible yun. Pumunta siya rito. Inangka niya akong kagatin sa leeg. Lola, akin na yung buntot pagi. Ibigay niyo sa akin at tatapong ko na yan. Baka mamaya eh, makasakit pa kayo. May lason yan, di ba? Meron tong lason. Ang huling tinamaan nito namatay. Papatayin ko yung anak ng aswang. Lola, pakiusap. Akin na yan. Hindi ibinigay ng matanda sa kanya ang buntot pagi at hanggang sa lumaon, mismo pinupuntahan na ng matandang babae ang bata sa kanilang tahanan upang hampasin at hataw-hatawin ng buntot pagi nito. Lola! Ano ba? Ay, tanda-tanda nyo na nag-iisip pa kayo ng ganyan eh. Bonbon, apo, kaya nga ang tatay mo ay halos ayaw nang pumasok dito mula na magbago ang style ng anak-anakan mo. Correction, lola, anak ko. Hindi mo siya anak, apo. Lola, ano ba talagang nangyayari sa inyo? Alam ko, Bonbon, na nakita mo kung paanong kainin ng anak mo yung buhay na kiti. At siya din ang kumain sa dalawang manok na inahin. Apo, huwag kang magbulag-bulagan. Aminin mo yung totoo. At kung hindi ka gagawa ng paraan, apo, ako ang gagawa ng paraan para palayasin dito yung anak ng aswang. Nagmamatigas pa rin si Bonbon dahil na rin sa utos ni Maribel hanggang sa isang araw. Hapon yun, dumating ang matandang babae at meron itong kasamang isang lalaking matipuno, nakasando ng kulay puti at merong bag sa likuran. Sino na naman kayang kasama ni Lola? Hindi ko gusto yung nararamdaman ko sa taong yun. Wika ni Bonbon. At nang makita ito ng batang si Wigo, bigla siyang nagtatakbo sa loob. Nagwawala ito sa loob ng bahay at pinagsisigawan na dapat ay paalisin na ng matanda ang kasama nito dahil papatayin daw siya noon. Maya-maya pa, ang matandang babae ay nagtungo sa kanilang bahay at sinabing, "Hindi ba sinabi ko sa iyo, Bonbon, na kung hindi ka gagawa ng paraan, ako ang gagawa ng paraan upang palayasin dito ang batang yan?" Lola, anak ko siya. Ano bang ginagawa nyo? Hindi mo siya anak. Labo nyo naman eh. Ang habang panahon na pinagtatalunan natin yan. Mawalang galang na po ano? Ano ho ba yung nangyayari dito? Wika ni Kanole. Oo mga kababayan, yung lola ni Bonbon ay magkaibigan sila ni Kanole. At sinundo mismo ng matanda si Kanole sa kanyang tahanan. Teka nga, sino ba ito? Ba't ganyan ang tipo mo?
E para kang ermitanyong bata. Sabi ni Bonbon. Alam mo Brad, malapit na akong maging ermitanyo. Pero ang kakayanan ko ay higit pa sa ermitanyo. Nandito ako para tulungan ka. Anong tulungan? Umalis ka na rito. Walang problema rito. At kung hindi ka aalis, ikaw ngayon ang magkakaproblema dahil tatawag ako ng pulis. Wala pa akong ginagawa nun. Tatawag ka na ng pulis? Oy, Brad, anong pangalan mo? Nole. Oh, ako si Bonbon. Tandaan mo mukha ko. Etong mukha kong to ang magpapakulong sa'yo rito. Habang lumalakas na nang lumalakas ang paghiyawan noon sa labas, natahimik sila dahil ang batang si Wigo na nasa loob ng kwarto ay nagwawala. Dali-daling pumasok doon si Bonbon at si Maribel. Dito nila nakita na ang kanilang anak ay tinubuan ng pakpak na parang sa panike. Tapos ang katawan ay naglalangis. Iba na rin ang itsura. Sino ka? Hindi kita anak! Wika pa noon ni Bonbon. Ganon pa man, etong si Maribel ay umaawat sa kanyang asawa dahil may hawak na itak noon si Bonbon at gusto niyang itakin yung nagwawalang batang halimaw sa loob ng kwarto. Anak natin siya. Hindi! Hindi ko siya anak! Yan ang sinasabi ko sa iyo, Bonbon. Kita mo, nagpakita na ang katotohanan nang maramdaman niya ang aking kaibigang si Nole. Ano? Lola? Sino ba ito? Nasaan yung anak ko? Siya yung anak mo, Brad. Huwag kang makikialam dito, Dayo. Wala ka namang pakialam sa problema namin eh. Umuwi ka na nga. Tuluyan nang nagwawala ang halimaw sa loob. Kung titignan mo yung itsura ay maliit lang siya. Para siyang batang aswang kung titignan at pilit siyang nagwawala at gusto niyang tumagos sa bubong. Nagawa lang sa kugon. Nagtagumpay naman ang batang si Wigo. Kaya siya nakatagos sa bubong. Hanapin mo yung anak ko, Maribel. Hanapin mo! Isang kuha hanapin. Siya nga yung anak natin. Hindi siya yun! Baka mamaya butiki lang yun na naging ganun. O baka naman aso yun o pusa yun na naging ganun nakapasok lang rito sa bahay. Bonbon, hanggang ngayon ba nagbubulag-bulagan ka pa rin? E paano naman kasi nangyari yun? Paano natin siya naging anak? Sige nga. Isang gwapong bata ang anak natin. Matalino, hindi yung ganun. Mukhang ewan. Bonbon, pwede ba tayo mag-usap? Ano ba yun? Sige na, sabihin mo. Habang sila'y nagkukwentuhan, naroon ang matandang babae at si Kanole. Nakikinig lang ito sa kanila. Kahit na anong pagpapalayas ni Bonbon kay Kanole, hindi ito natitinag at hindi siya nakikinig sa sinasabi ni Bonbon. Bonbon, nung wala pa tayong anak, lagi ko na lang napapansin kapag nasa trabaho ka, umuwi ka ng kung anong oras tapos nagsisiping tayo. Nagsisiping? Umuwi ng kung anong oras? Oy Maribel, tandaan mo, uuwi ako rito nang kasama ko si tatay. Nagdidilim yun, hindi kung anong oras, hindi gabi, ano ka ba? Hindi, mga alas dos, alas tres ka pa umuwi noon, ganun. Tapos pag walang tao nagsisiping tayo napapansin ko rin kapag tapos natin magsiping, darating na sila tatay, tapos kasama ka pa, tapos yung kasiping ko nag-CR lang biglang nawala, pero kamukha mo siya, Bonbon! Ano? Yan ang sinasabi ko! Nakita ko yun. Hindi lang ako makaporma dahil natatakot ako sa aswang na kasiping ng asawa mo. Kasiping ng asawa ko? Lola, hindi totoo yun. Hindi ako ipagpapalit ni Maribel sa iba. Pero kamukha mo siya. Ginagaya niya ang tipo mo para maloko niya si Maribel. Maribel, niminsan hindi ako umuwi ng maaga. Hindi ako yung kasiping mo, Maribel. Kamukha mo kasi, kaboses mo. Kung ganun, totoo nga nga, aswang yung anak natin. Gumuho ang pangarap ni Bonbon nang makumpirmang hindi siya ang ama ng batang yon at nakumpirma din na aswang ang kasiping ni Maribel.
bago mabuo ang bata at nangyari yon sa mga oras at araw na si Bonbon ay abala sa pagtatrabaho bilang isang construction worker. Ganun paman, nariyan na yan, kailangan na nilang tanggapin. Ano pa hong gagawin ko rito? Tinanggap na pala ni Bonbon at ni Maribel na ang batang yun ay anak ng aswang. Wala naman palang na ano. Wala naman ka, Nole, pero malaki pa rin ang naging parte mo dito. Dahil nang dumating ka rito, natakot ang batang aswang. Naniniwala akong umuwi na siya. Sino ba talaga tong taong to, Lola? Sino ka ba? Ang kaibigan ko ay isang mataas na uri ng albularyo. Mas mataas pa siya sa lahat ng mga albularyong kilala ko. Hindi yun ang tinatanong ko. Ano bang kayang gawin ng taong to? Nang dahil sa iyo umalis yung anak ko. Hindi mo nga siya anak, Bonbon. Pero napamahal na siya sa akin, Lola. Napamahal na sa akin yung batang yun. Napamahal? Brad, kung magmamahal ka lang din naman, dapat yung kadugo mo, hindi yung dugo ng iba. Nang sabihin yon ni Kanole ay nainis si Bonbon. Nang dahil doon tumayo siya sa kanyang kinauupuan at agad niyang inundayan ng suntok si Kanole sa mukha, pero nasaktan si Bonbon. Ayon sa pakiramdam ni Bonbon, para daw bato ang mukha ni Kanole nang tamaan ito ng kanyang kamao. Katunayan, napilay pa ang kanyang kamay sa pagkakasuntok niya kay Kanole, pero nang hilutin ni Kanole ang kanyang kamay at nang palagutukin ito ng maraming beses, nakaramdam si Bonbon ng ginhawa at sinabing, "Okay na ako? Nawala ni pilay? Ganon ka kagaling?" "Ganon ako kagaling." "Eh, sino ho ba talaga kayo? Bakit nagawa niyong pumunta rito kahit napakalayo?" "Uulitin ko sa iyo, Brad. Ako si Nole. Ang layunin ko sa buhay ay magligtas ng mga taong katulad nyo." "Yun lang? Yun lang ang pinunta mo rito?" "Brad, hindi man masyadong lumaos ang nangyari sa inyo. Mainam na yung naagapan. Wala pa akong ginagawa eh. Pero nakita na natin ang totoo." "Kahit na! Kahit na, Nole! Hindi pa rin ako kumbinsido. Naniniwala akong may ilang porsyento ang dugo ko ang nananalaytay sa anak naming si Wigo." "Sadyang makulit ka talaga, Brad. O sige, gusto mo talagang malaman ang totoo, ha, Bonbon? Halika." Teka, wag mo katakin! "Halika rito." Hinatak siya ni Kanole at wala siyang nagawa. Nagpapalagpa nga noon si Bonbon pero hindi siya makawala. Sa kanang kamay ni Kanole, hinawakan niya ang babaeng si Maribel. At dito'y pareha silang nawalan ng malay. "Anong nangyari, Kanole? Ba't nawala ang malay ni Bonbon at ni Maribel?" "Huwag ho kayong mag-alala. Makikita nila ang nangyari sa nakaraan. Magsisilbi silang gabay na tila ba nakakakita ng lahat ng pangyayari sa paligid." Makahulugang wika ni Kanole sa matanda. Makalipas ang 10 minuto, nagising na si Bonbon at si Maribel. Humahagulhol noon ang mag-asawa. "Maribel, bakit mo nagawa sa akin yun? Wala ako dun eh, pero parang totoo, Maribel. Parang totoo. Bakit mo ako niloko?" Humihingi ng kapatawaran si Maribel dahil ayon sa kanya, biktima lang din siya ng mga pangyayari. Alam niyo ba kung bakit umiiyak silang dalawa? Dahil nang sila ay makatulog, dito ay ipinakita sa kanila ni Kanole sa pamamagitan ng panaginip yung nangyari sa nakaraan. Labis-labis ang paghingi ng tawad ni Maribel sa kanyang asawa. "Biktima lang din ako, Bonbon. Hindi ko alam." Wika ni Maribel habang ito'y nakaluhod sa harapan ni Bonbon. Sinabi rin kasi ni Bonbon na maghihiwalay na sila. "Ngayon, naniwala ka na ba sa akin, Bonbon? Na hindi ikaw ang tatay ng batang yun?" "Brad Nole, saan matatagpuan? Yung tatay ng batang yun, saan siya matatagpuan?
Sabihin mo sa akin, papatayin ko siya. Sabihin na nating alam ko kung saan siya matatagpuan. Pero Brad, hindi mo alam ang gagawin mo. Sa pagtahak mo ron, imposibleng makauwi ka pa. Pero kahit na, papatayin ko siya, Brad NOLE. Papatayin ko siya! Niloko niya ako. Pinagsamantalahan niya ang asawa ko. Pinipilit ni Bonbon si Kanole na ituro sa kanya kung saan matatagpuan yung matagal nang nangloloko sa kanilang mag-asawa. Hindi niya masabi kahit alam niya dahil sinabi na sa kanya ng matandang babae kung saan ba matatagpuan yung aswang na gumagaya kay Bonbon upang buntisin ng kanyang asawang si Maribel. Sasabihin ko na ba? Sige, oras na rin para tapusin ang buhay ng taong yun. Bonbon, sumama ka sa akin. Sasamahan kita sa laban na to. Sabi ni Kanole pero ayaw ni Bonbon. Gusto niyang siya lang mag-isa ang pupunta roon upang patayin ang aswang na lumoko sa kanila. Sinabi na ni Kanole kung saan ito matatagpuan. Ganun pa man, kumilos din siya ng palihim upang makita kung ano ba ang mangyayari. Lumabas ka rito! Ikaw pala yung bumuntis sa asawa ko? Halika ka rito! Oras na para mamatay ka! Sigaw ni Bonbon sa labas habang siya ay nakatungtong sa pilapil at nakaharap sa isang kubong luma dahil ito ay nasa kalagitnaan ng bukid. Lumabas ka sinabi rito eh! Kung hindi ka lalabas, susunugin ko yung bahay mo! Maya-maya pa, may lumabas ng lalaking nakasuot ng purong itim. Mahaba ang buhok nun na kulot na lampas hanggang balikat. Matulis ang ilong, matulis din ang baba, tapos ang mga mata ay parabang matagal nang walang tulog. Payat na lalaking naglalaway. Ikaw? Ikaw? Yung itsura mong yan? Ikaw ang humalay sa asawa ko? Hayip ka! Lumapit ka rito, titigpasin ko yung ulo mo! Sigaw ni Bonbon, pero siya ang sinugod ng aswang. Mabuti na lang talaga at sumunod si Kanole roon. Dahil kung hindi siya sumunod, tiyak na patay si Bonbon. Dahil sa pagsugod ng nilalang kay Bonbon, nakalabas na ang mga matutulis nito. Nakuko sa kamay at paa. Nakaakba na rin mga ngagat ang kanyang bunganga at nakausli na rin ang matulis nitong mga pangil. Ganun pa man, hindi siya umabot kay Bonbon dahil sinarangga ito ni Kanole at agad siyang inundayan ng bira sa sikmura, kaya siya tumilapon sa sarili niyang bahay. Dito ka lang Bonbon, sinabi ko sa iyo na hindi pwede. Ikamamatay mo ito Bonbon, makinig ka sa akin. Wika ni Kanole. Lumayo ka nga rito. Ba't ba nakikialam ka? Hindi ba sinabi ko sa iyong ako papatay sa kanya? O sige, pagbibigyan kita kung kaya mo. Habang nakahiga pa ang aswang, patayin mo kung gusto mo. Matapos sabihin yon ni Kanole, sumugod na si Bonbon. Bit-bit ang kanyang itak at walang awang pinagtataga ang katawan ng aswang na hindi makabangon. Kaya naman siya hindi makabangon matapos siyang suntukin ni Kanole sa katawan. Nagpakawala rin siya ng pamako upang ito'y hindi makagalaw. Dito inilabas ni Bonbon ang kanyang galit. Ibinuhos niya ang galit niya sa mahabang panahon na pangloloko sa kanila ng aswang. Tama na! Patay na yan! Wika ni Kanole pero hindi pa rin nagsasawa si Bonbon. Gusto pa niyang tantarin ng pinong-pino ang katawan ng aswang. Maya-maya pa, may dumarating isang maliit na batang aswang. Dito ay natigilan si Bonbon. Ikaw yung nagpanggap na anak namin sa mahabang panahon. Ikaw yun! Ako nga Bonbon. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Ikaw lang pala? Pinagtatanggol pa kita sa lola ko, isa ka lang palang anak ng aswang? Sa galit noon ni Bonbon, agad niyang sinugod ang batang aswang.
Ganun pa man, napakabilis ng pagkilos nito. Inutusan pa noon ni Bonbon si Kanole na pabagsakin ng batang aswang. Kunwari ay sumunod si Kanole pero ang totoo, hindi niya pinabagsak ang bata dahil naaawa siya. Bumalik ka rito! Niloko mo rin kami. Papatayin din kita! Sigaw ni Bonbon habang nagsasama ang luha at laway. Tama na yan, Bonbon. Patay na yung tatay. Kulang pa yan, Brad. Kulang pa yan. Dapat nga sa kanya, tagtarin ko ng pino at buhusan ng gasolina tapos sunugin. Yun ang nararapat sa kanila. Tama na, Bonbon. Nakapaghiganti ka na. Oo, alam kong galit ka pa rin. Nararamdaman ko yung lungkot at galit mo, Bonbon. Tama na. Nakapaghiganti ka naman eh. Ano man ang gawin mo pati na yan, hindi na yan babangon. Dahil ang aswang na yan ay kaya lang magbago ng anyo pero hindi niya kayang baguhin o ibalik ang kanyang katawan mula sa pagka-tadtad. Sige na, Brad. Ayos na. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na ang kwento. Baka sabihin nyo bitin, ganito po ang sumunod na nangyari. Magmula po noon hiniwalayan na ni Bonbon si Maribel dahil hindi niya matanggap na ang kanyang asawa ay nakasiping ng isang aswang. Maraming maraming salamat po sa susubaybay sa kwento na ito. Abangan nyo po ang kwento natin bukas ng medyo mas maaga-aga. Maraming salamat po sa inyong lahat.